Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Lalaking sabay-sabay nagpa-manicure at pedicure sa apat na nail trainers, kinaliwan online. Guru na pinakasalan ang dating estudyante, umani ng pambabatikos. Depensa ni teacher, wala raw siyang inabuso. 25 anyos na lalaking isinilang at lumaki sa Singapore, namumuhay bilang stateless individual. Halos siyam na araw na pagbabasa ng isang lalaki mula Nigeria, nakapagtala ng world record. At trending labubu dolls, alamin kung saan nagmula. Ilang celebs nagko-kolekta na rin. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, relax to the max! Tila ganyan ang karanasan ng isang lalaki mula Benguet. Paano ba naman kasi apat na nail trainers ang sabay-sabay na nagma-manicure at pedicure sa kanya sa isinagawang training program ng TESDA sa kanilang lugar? Ang Instant Pamper Day ni Kuya, tutukan sa trending report ni Millie Borja. Pamper Day ba kamo? Say no more! Dahil ang lalaking ito mula Kapangan sa Benguet, kinaaliwan online dahil sa kanyang instant hashtag self-care. Paano ba naman kasi? Ang kaliwat kanan niyang paa at kamay, may kanya-kanyang tagalinis at the same time. Ang apat na taong makikita sa larawan ay pawang mga bahagi ng nail training na isinagawa ng lokal na pamahalaan ng kanilang lugar. Katuwang ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, naging posible ang limang araw na skills training on nail art para sa mga out-of-school youth, nakababaihan, solo parents, at persons with disability. At sa naturang post ng Kapangan LGU, kapansin-pansin ang larawan ng lalaking ito na tila komportable-komportable habang pinagpapraktisa ng mga trainer. Ang isang ito, inihalin tulad pa sa isang Renaissance painting ang larawan. Self-pamper naman kung tawagin ng isang netizen ang nakakaalim na litrato, na ayon sa ilan, deserve naman ni Kuya. Ang naturang post, umabot na sa 15,000 reactions at 8,000 shares. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, teacher-student relationship. Viral ang post ng isang lalaki nang ibahagi nito ang kwento nila ng kanyang dating estudyante na ngayon asawa na niya. Kapuna-puna kasi sa inilahad ng lalaki ang edad ng babae nang magsimula silang maging magkasintahan. Ayon sa mga netizen, ito raw ay halimbawa ng grooming. Ang depensa ng guro, tutukan sa report ni Rose Babiera. Viral ang isang guro na ibinahagi ang love story nila ng kanyang dating estudyante online. Sa ngayon deleted post, ibinahagi ng guro na si Benedict Ambos kung paano nagsimula sa paghanga at tuksuhan sa eskwela ang relasyon ng ngayon asawa na niya. Ayon kay Ambos, bahagi ang asawa ng kanyang grade 5 advisory class sa unang taon ng kanyang pagtuturo. Nang graduate sa elementary ang babae at pumasok ang guro sa iba pang trabaho, nagkahiwalay sila ngunit ayon sa kwento ng lalaki ay hindi raw siya tinigilang i-text ng dating estudyante. Napukaw daw nito ang kanyang interes at kalaunan ay nagkaroon sila ng relasyon. Mayroong 36 na taong age gap ang dalawa at bagamat walang mali sa kung gaano man kalaki ang pagitan ng taon na meron ang magkasintahan, nasilip ng mga netizen mula rin mismo sa paglalahad ng guro na naging sila ng dating estudyante, 15 taong gulang pa lamang ito. Ito na ang naging mitsa ng pambabatikos mula sa publiko. Katwiran ng mga netizen, menor de edad ang babae at labag sa batas ng mga guro ang pakikipagrelasyon sa mga estudyante nito. Dahil sa mga pambabatikos na natanggap, tumugon si Ambos sa isa na namang post na kanya ring dinilit.
Depensa niya, wala siyang inabuso at naging maingat sila dahil ayaw niya ring mawalan ng lisensya. Nagpaalam daw siya sa magulang ng babae at nirespeto ang mga hiling nito dahil bata pa nga ang kanilang bunso. Ngunit sa posting ito, hindi pinalampas ng mga netizen ang mga detalye sa kwento ng guro. Ang paratang nila, grooming daw ang ginawa ng lalaki at bilang dating guro nito, hindi raw dapat niya hinayaan na magkaroon pa sila ng relasyon sa simula pa lamang. Bagamat deleted na ang mga posts, mainit pa rin sa mata ng publiko ang guro. Apela nito, itigil na ang pambabas sa kanila dahil hindi raw alam ang buong kwento nila ng mag-asawa. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, ligaw na kaluluwa, subsidized na edukasyon, healthcare at pabahay. Ilan lamang ito sa mga bagay na natanggap ng Singaporean citizens. At bagamat isinilang at lumaki ang 25 anyos na si Rico sa Singapore, hindi niya ito natatamasa dahil sa siya pala'y stateless o isang tao na walang nationality. Pero paano nga ba ito nangyari? Ang kanyang kwento tinutukan ni Arnold Herrera. Naglilibot sa mga parke, naghihintay ng kalaro at hindi man lang nakapasok sa loob ng paaralan. Tila nabubuhay bilang isang ligaw na kaluluwa ang 25 anyos na binata na si Rico. Bagamat isinilang, lumaki at hindi kailanman lumabas ng bansang Singapore, ay itinuturing itong stateless na individual. Ibig sabihin, hindi ito kinikilala bilang citizen ng kahit anumang bansa at wala rin itong nationality. Kung kaya hindi ito entitled sa anumang education, healthcare at housing support mula sa Singaporean government. Natuklasan lang niya ito noong 2019 nang magkaroon siya ng engkwentro sa mga pulisya at napag-alaman na wala pala itong identity card. Kwento nito, iniwan siya ng kanyang nooy stateless din na nanay sa mga kaibigan nitong Singaporean couple bago ito makulong, bagay na hindi rin alam ng mag-asawa. Nakasaad din sa birth extract ng binata na hindi siya Singaporean citizen noong ito'y isinilang sa isang local hospital. Dahil sa kanyang estado, hirap itong maghanap ng stable na trabaho at magbukas ng sariling bank account. Sa ngayon, tinutulungan ng Immigration and Checkpoints Authority o ICA si Rico para makakuha ng special pass na kailangan itong i-renew kada taon para payagan itong manirahan ng legal sa Singapore. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, Readathon! Ika nga sa isang kasabihan, reading is essential for those who seek to rise above the ordinary. Pero mukhang labis pa sa ordinaryo ang ginawang pagbabasa ng lalaking ito mula Nigeria. Halos 9 araw lang naman kasi siyang nagbasa o nasa higit 200 oras dahilan para makapagtala ito ng record na pinakamahabang marathon reading sa buong mundo. Ang pagbabasa ni Samson ng 100 libro. Tutukan natin sa trending report ni Rovic Manuel. Isa na namang record ang nabasag ng isang 27-year-old Nigerian na si Samson Ajaw sa pinakamahabang marathon reading sa buong mundo. Kung saan binasa lang naman nito ang 100 libro sa loob ng 215 oras o pumapatak ng 9 araw, kung saan nahigitan nito ang 124 hours ni Rizbay Isakov mula naman sa Kyrgyzstan. Sa kaniyang unbelievable challenge, mayroon lamang siyang 5 minutong pahinga sa kada 1 oras ng pagbabasa o halos 2 oras lamang sa 1 araw. Kasama na rito ang pagbanyo at pati na rin ang kumain. Ayon kay Samson, bahagi rin aniya ng record na ito ang ipromote ang advokasya nitong patungkol sa literacy development upang makapag-inspire pa sa mga kapwa niyang Nigerian. Matapos naman ang record-breaking history, sinalubong si Samson ang kaniyang mga kababayan sa isang isinagawang parada. Hindi lang kasi basta-basta ang ginawang legacy ni Samson dahil isa rin ang marathon record na ito sa pinakamahabang attempt sa kasaysayan ng Guinness World Records.
Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating huling trending story, isa ka rin ba sa mga tinatawag na anik-anik girly at hashtag obsessed sa nauuso ngayong toy monster character na Labubu Dolls? Saan nga ba nanggaling ang cute plushies na ito? At bakit pati ilang celebs di rin nakaligtas sa Labubu craze? Narito ang aking trending report. Labubu here, Labubu there, Labubu everywhere. Siya ang fair little monster na may high-pointed ears at serrated teeth na kinahuhumalingan ngayon ng ika nga nila'y anik-anik girlies. Pero saan nga ba nagmula ang Labubu dolls na hindi lamang pang-display, kundi ginagamiting bag charms at kung minsan ay ginagastusan pa para sa pangmalakas ang outfit nito? 2015 pa pala nang ipakilala si Labubu ng Hong Kong-born artist na si Kasing Lung hanguan niya sa Nordic Fairy Tales. Kabilang ang cute collectible sa The Monsters Toy Series na inilunsad ng naturang artist. Mabibili si Labubu sa Pop Mart, isang Chinese toy company na kilala sa kanilang Blind Box Collection. Kabilang nga sa mga Gen Z at young at heart na di nakaligtas sa Labubu craze ay sina Blackpink members Lisa and Rosé. Kaya din si Heart Evangelista na ipinakita rin online ang kanyang Labubu collection sa wahihirit ng Labubu ang nakami. Habang si Marian Rivera na mayroon pang malaking version ito. At di rin papahuli sa Labubu craze ang misis ni fighting champ Manny Pacquiao na si Jinky. Magunita na noong Enero, naispatan din si Labubu Dolls at kapareho nitong monster character na si Zimomo sa Milan Fashion Week. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayo mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at i-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ako po si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.